at si Evelyn, ang frustrated singer ng Korea. Ang kaibigan ko nga pala, si Marilis. Akit kami sa kanyang munting hardin. Hardin. Hindi ko alam ang tamang ano. Hardin. Bahala na. Dahil summer ngayon, maganda magtanim. Eto tignan nyo, ang dami niyang tanim, Blueberry. Eto yung blueberry niya, ilan yung nakatatlo. Yan lang, sa gantong mga lupa lang, pwede ka na magtanim. Ayan, mahinog na pala. Ay, hindi pa, maniba pa lang siya. Ayan. Ganda, Ayan ang pwesto niya. Ganda. Melon. Eto, melon naman niya, eto. Ganda. Ito. Parang ano, parang kalabasa naman to. Melon, ito patola. Melon ba yan? Parang kalabasa. Melon nga ganyan kalaki. Magkapares pala sila ng dahon ng melon at saka kalabasa. Malayo. Malayo ba? May guit-guit. Eto ang palaya. Patola. Ah, patola. Walang alam sa ano. Walang alam sa mga gulay. Ito siling. Ito yung sili niya. Ang palaya. Ayan. Ang palaya. Ganda. Ang galing niya kayong mag, ano, magtanim, nabubuhay kayo yung mga tanim niya sobra. Pag yan lumago, syempre, meron ako dyan. Ito ang palaya. Ito ang palaya yan. Ito patola. Patola to. Sili. Grabe, ang galing niya talaga magtanim, sobra. Ito ang... Ito naman yung sancho niya. Ano to? Every season meron. Nagtatanim sila niya. Masarap yan sa tinatawag na sanggepsal. Gusto niyo ako mo. Yan. Gusto ko lang pagtapas eh. Ano naman to, Les? Yung bulaklak niyang dilaw. Ah, hindi siya halaman gulay. Halaman yung dito kumay. Halaman. Ang dami niya, Sancho. Ayun, sitaw. Gusto niyo mamitas? Available. Oh, gusto niyo bumili? Pinagbebenta. Hindi ko binibenta. Hindi daw niya binibenta. Pero kung gusto nyo, sige, pagbebenta ko sa inyo. Ayan. Ayan, ang tataba, grabe, Ayun, sitaw. Ang taba. Nasaan ang sitaw to? Ayan. Bali, maliit pa lang siya kasi, di ba ngayon pa lang talaga niya, ilang buwan na ba nung... Isang buwan lang. Nung May niya tinanim kasi, syempre, tinitimpla-timpla dito yung climate, yung klima, kasi nga, nabubuhay lang siya tuwing summer, alam niyo na. Ganyan, Kuya Ling, gusto ko ng putuling ng sounds. Kasi ang sitaw. Putuling mo na list kasi ano. Sabi ng asawa ko next month na lang daw kasi sayang. Baka hindi na makain. Sayang dahil ang dahon. Hindi putuling yung dahon. Grabe, ang taba ano. Gusto ko ng bunutin ba, tanggalin. Dami niya ang palaya. Hapat na puno lang ang palaya. Ayan, Yan, meron siyang ito, yung tinatawag na sabitan niya. Diyan gagabang yung mga sitaw at saka... Ang palaya, yan. At pag gumapang na yan, ayan, ang ganda. Mumunga na yan. Ilang buwan lang yan, nandiyan na yan, nakasabit na yan. Ganon. Ito, wala gagapang na siya, magandang pagkagapang. Ganito. Ito. Diyan na, diyan siya nag-umpisang pagapangin. Yan, ang ganda. At pagka dumami yan, mamimitas tayo ng marami. Kasi ganito dito, pag summer, pwede kang magtanim sa kahit sa maliit na paso. Kasi, yun. Doon lang naman ang magiging ano ng ibang mga, ano para magpagtanim ng mga halamang galing sa Pinas. Pero alam niyo ba yung mga ampalaya, dito na nila binili. Kasi nalaman na ng mga Korean na ang dami niya palang benefits. Ang ganda pala talaga ang palaya. So, pumapatay siya ng cancer. Yung ano ng cancer, yung cells. Kaya nung nalaman ng mga Koreano, yun ng mga Koreans, nagtanim na rin sila. Tapos yung mga bunga niya, pagka hindi na niya ano, hindi na niya season, nag-ano sila, nag-dry, para, ano yun? Pinatutuyo nila para... Ang ano, tapos ipapatuyo. Oo. Ginagawa nilang gamot talaga. Dati, nung first time namin dito, walang ano yun, no?
wala talagang ang palaya. Hindi malam ko saan siya hanapin talaga. Yun. Kaya ngayon, dahil na-discover na nila na maganda ang palaya, nagtanim talaga sila. Kaya tayo din, magtanim din tayo. Ayan o. Kahit sa maliit na space, makakapagtanim kayo. Yan. Ano naman ito, Lisa? Sunggol. Ah, masarap. Masarap kaya ito. Parang putsim. Ginagawa na yung putsim. Yung cherry, ano? Blueberry. Pagka tumubo na ito, nag-violet na. Handa ng kainin. Ay! Ayan, ang ganda ng garden niya. Tapos, pupunta tayo ngayon sa rest house nila. Ayan yung rest house nila. Pagtaglamig. Ay, tag-init. Ay, madami yan. Dito. Sampa. Ito yung rest house. Patuyuan ng bahay. Ng ano bahay. Patuyuan ng dami. Tapos, kung ano-ano pa. Mga, kung ano-anong ano. Ito. Masarap dito matulog, oh. Sobra. Wah! Yan. Di ba? Lawak na ano nila. Ayan o. Pero yung mag yan o. Lawak. Ito alam mo na puro ano yan. Yan. Hahaha. Yan cute. Yan. Ito yung mga gamit namin pang kimchi. Yan. Di ba? Yung mga gamit din ng pang tanim. Yan dito. Dito nyo nilalagay. Yung mga babara yeah. Ng misil. As yeah. Lang, din ako gumawa ng misil. Walang umiinom eh. Meron pa doon misil. Ay, yung misil ko kaya ilang taon na yun. Di na inom? Hmm. Bakit? Hilig ka sa misil. Yun. Dati mahilig ako. Ngayon parang hindi na. Ayan, yun. Parang isang kwarto lang din dito. Ganda, di ba? As lang ginawa kong sampayan kasi ayan. Mas maganda dito magsampay. Ito yung ano. Dito kami minsan nagpa-practice ng sayaw. Shook, shook, shook. Ayun na. Tapos na. Ayan, ganyan kalaki yung warehouse. Rest house pala, rest house. Warehouse, pwede rin. Talagang tawag warehouse. Hello, yan. Tanim ng Koreana. Yun sa Koreana. May-ari niyan, Koreana, Koreans. Ganyang gawa nila pag summer. Nagtatanim din sila ng mga halamang gulay at kung ano-ano pa. Yan, tignan niyo sa ganun. No. Nakalagay lang yun sa parang container, di ba? Yan. Yan, di ba ang galing? Kaya kung ako sa inyo, magtanim na rin kayo sa bakura nyo. At saka, yung mga paso nyo na, o mga timba nyo butas, lagay nyo ng lupa, pwede nyo pagtaniman ng gulay nyo or kung ano-anong gulay na pwedeng maitanim. Para hindi na kayo pupunta ng palengke pa para bumili. Dahil siyempre, di ba sa palengke, medyo mahal. Yun. At least, yan, pagka tumubo na, makakapag-ano na kayo, makakapag-ani na kayo, sariwa na, mura pa, di ba? So, yun. At alam nyo, walang mga chemicals, di ba? So, yung gawin nyo, pang ano sa kagutuman. Tignan nyo, doon sa kapitbahay, meron din silang tanim. Pero yun yung tanim naman na mga gulay nila. Mismong gulay nila. Sa panahon kasi ng summer, pwede ka talagang magtanim ng kahit ano na nababuhay. Kasi syempre ang ganda ng panahon. Timplado yung panahon. Kaya kahit anong halaman pwede mo itanim. Yan lang po. Subscribe my channel. I love you.